Ayo, what's up mga guys? Magandang umaga. Ang halimano gabi. Saan sulok ka man naroon sa mundong ibabaw nito. O dito guys. Dito naman tayo sa sport. Dahil trending ngayon ang Gilas versus Lebanon. Nako naman. Nandyan si Jordan Clarkson at si Kai Soto. Na siyempre si Clarkson ay talaga namang NBA player yan ng Utah Jazz na gumagawa talaga sa NBA. At dito nga, bagaman talaga namang spectacular ang mga nilalaro ng Gilas, Jordan Clarkson nakapagtala ng 27 points at si Kai Soto 10 at itong si Dwight Ramos ay 18. Napakaganda po ng laban. Tunghayan po natin ang laban ito. Dikit po, dikit ang laban. Talaga naman. Hindi mo ma... Kumbaga, ay talagang kahit dito lang sa mga highlights ay mapipigil ang inyong mga hininga dito. Grabe. Talagang magaling din ang mga Lebanon. Ayan, si Kai Soto. Nag-jump siya. Nothing but the bottom of the net. Ayun, sayo. Alright, at dito, segue naman tayo dito sa, tawag dito, dito naman tayo, sa, yung matindi rito, yung sa asukal, ay hindi naman talaga, kumbaga napakarami, nung mga nag-grade na sila napakarami ang mga natutuklas ang mga itinatago sa mga warehouses. Pagka ibinenta na daw yung mga natuklasan na yun, baka aabot na lang ng 60 pesos per kilos. O panoorin natin dito. Baka tayo magkomento. Gusto nang pakasuhan ang hoarding ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban ang mga nag-iimbak sa mga bodega ng daang-daang libong sako ng asukal habang gipit ang bansa sa supply nito. Sakali raw mapatunayang smuggled o puslit ang mga nakaimbak na asukal, kukumpiskahin ito ng gobyerno at saka pag-aaralan ng SRA kung isusubasta o direktang ibebenta sa merkado na makakatulong daw na mapababa ang presyo. Nakatutok si Marie Zumal. Ineimbentaryo pa raw ng Bureau of Customs at Sugar Regulatory Administration ang tonetoneladang asukal na nadiskubre nilang nakaimbak sa iba't ibang bodega sa buong bansa. Sa ngayon, mananatili muna raw sa mga warehouse ang sakosakong asukal habang inaalam kung alin sa mga ito ang may mga lehitimong papeles at alin ang smuggled at kung bakit hindi ito inilalabas sa merkado. Pero ayon kay Department of Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, dapat makasuhan na ang mga nakuhanan ng daan-daan libong kaso na asukal na nag-iimbak lang nito sa mga bodega habang nagigipit ang bansa sa supply nito. Imagine 400,000 sa bukid doon. Biro mo yan, no? 400,000 tonelada ba yan? 400,000 tons sa bukid noon, nasa warehouse? O 400,000 sacks? Grabe. Hindi dapat yan makukulangin ang supply. At nakita nyo yung isang sa Mindoro ba yun? Occidental Mindoro, yung gawaan ng asukal naman na gabundok na ginagawa pa lang. Hindi dapat mawalan ng asukal talaga. Ito, alam ko ito. Talagang ano na ito eh. Kumbaga, mga pagmamanyobra na ng oligarko ito. Minamanyobra ng oligarko si BBM na ipinapakita na talagang linalabanan nila yung gobyerno ni BBM. Yan ang ano ko dyan. Yan ang aking opinion dyan. Hindi naman dapat itong mga ginigipit yung mga industrial uses. Tingnan mo ang Coca-Cola, nagsarado dahil walang makuhang asukal. Samantalang ang dami naman nakatago. Kumbaga, pagmamanipula ng oligarko sa BBM government ito. Yan ang aking nakikita dyan. Yan ang laban ng oligarko kay BBM. Gumagalaw na sila.
At mamaya, pati asin ay nauubusan na rin daw. Naku po, first time in history na narinig ko yung asin. Samantalang yung asin ay napakamura. Naku po. Nasa warehouse lang, in-hold ng ano, ng trade alice too because ito ay para sa industrial uses. Pero ang industrial users eh, wala supply. Pero nandun ang asukal sa warehouse nila sa bukid na 400,000. Bakit ganun? Holding ang gaso. Even na hold nila ng mga 2 to 3 months eh. Kahapon, aabot sa 400,000 sako ng raw sugar ang nadiskubre sa inspeksyon sa warehouse sa Maramag, Bukidnon, na bahagi ng serya ng inspeksyon sa mga warehouse para matukoy kung may nangyayaring hoarding. Sa inisyal na investigasyon ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS, 264,000 na sako raw dito ang nabili na raw ng mga negosyante pero hindi pa naidiskarga mula sa warehouse. Nauna nang iginiit ng warehouse manager na kaya nila mag-produce ng 2 million bags ng asukal kada taon. Nauna nang sinabi ng DA na oras na mailabas ang ganito karaming supply ng asukal sa merkado, posible pang bumaba sa 60 pesos kada kilo ang presyo nito. 50 nga lang yan noon eh. Bumibili ako ng asukal, 50 lang ang isang kilo eh. Pag-aari nung bumili, dito na kala ipa-release. Pa-release ng customs. Mm-hmm. At saka ng SRA. Pero kung ismagal, siguradong kukumpis kayo ng gobyerno. Kung sa legal impediment yan kung napapatunayan ismagal. Sakaling kumpiskahin ng gobyerno, pag-aaralan pa raw ng SRA kung ipasusubasta ba ito o direkta ng ibebenta ng pamahalaan sa publiko. Pag-aaralan din kung saan dadalhin ang mga ito. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang SRA sa mga nakatakda nilang kasuhan sa iligal na pag-iimbak ng asukal sa mga bodega. Pero nauna nang sinabi ng Malacanang, nabibigyan nila ng pagkakataon ng mga nangangasiwa ng warehouse na magpaliwanag o magpakita ng mga kaukulang dokumento. Mariz Umali na ayon, talaga namang walang shortage, kitang-kita sa dami ng mga nare-raid na mga warehouses ay ang dami. Kitang-kitang pagmamanipula ito ng oligarko. Yan. Nilalabanan nila yung BBM government. Yan ang aking nakikitang ano dyan. Pati ba naman itong asin ay titirahin din? O, pakinggan muna natin sa ulat ni Nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na ang pagtaas ng presyo ng asin ay dahil sa kakulangan ng supply. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, sapat ang supply ng asin dahil bukod sa 4 na malalaking manufacturer nito, meron pa tayong mga inaangkat mula sa ibang bansa. Nag-aangkat pa pala tayo ng asin. Naku po. Ang dami nating dagat dito na pagkukuhanan ng asin. Pero dito sa may part, ayan, ang alam ko dyan sa Pangasinan, ewan ko dito sa amin sa Laon yun, parang walang gawaan ng asin eh. Dito sa Norte, yung pasukin, puro asin doon ang ano nila, produkto nila. Ang pagmahal ng asin ay dahil daw sa hiling na dagdag presyo ng manufacturers dahil halos 6 na taon nang hindi gumagalaw ang presyo ng asin. Ayon naman kay dating Agriculture Secretary Fermin Adriano, napabayaan ng salt industry nang iraipasa ang asin law. Nagsasabi na dapat iodized ang gamiting asin. Sabi niya hindi kaya ng mga salt farmer ang teknolohiya sa paggawa ng iodized salt kaya nagresulta ito sa pag-aangkat mula sa ibang bansa. Oh. Mahina. Ano nga yung iodize? Kumbaga ay talagang halos wala kang ano. Yung iodize makakabili ka lang sa ano, sa mall. Sa palengke, wala kang mabibiling iodize eh. Puro ganyan. Mga asin na ganyan talaga. Ayun. First time in history na ang asin ay magtataas ang presyo. Sa haba-haba ng panahon. Yun naman. Ay 6 years nga raw eh. 6 years na hindi nag... Ang panahon ni Pangulong Duterte, 6 years. Hindi nagtaas ang presyo ng asin. Kaya maaaring pagmamanipula pa rin ito. Pero dito, si Banat Bay, may binabanatang
may binabanatan dito na gustong vlogger na gustong maging cabinet member, ha? Parang alam ko, nakilala ko na ito, banat ba eh? Yung binabanatan dito na vlogger eh. Pakinggan nga natin. Si Secretary Trixie ngayon, eh nagtrabaho yan sa Congress noon pa. Nagtrabaho yan talaga sa gobyerno. Matagal na nasa gobyerno rin yan. Hindi lang ho yan yung baka akala ninyong vlogger na sumulpot. Hindi. Matagal na ho yan. Actually, mas matagal na sa gobyerno kaysa sa pagbablog. Kaya talagang may alam ho yung secretary na yan. Eh hindi mo mapapaikutan yan pagdating sa batas. Napaka-importante niyan pag ikaw isang official ng gobyerno, dapat talaga may alam ka, or else tulad dito, may bulilyaso, nadali siya. Even if you have the motive na tama, I mean, alam mo yung wala ka namang, or hindi tama, sorry, malinis. Even if malinis ang motibo mo, pero you did not follow the process, eh mayayari ka. Kaya napaka-importante na may alam. Hindi lang dahil kinampanya mo at gusto mo maging sekretary ka na lang, ang level mo bigla, gusto mo pa magkaroon ng USEC, gusto mo pa magkaroon ng ASEC, tapos gusto mo may say ka pa sa appointment. Ang kapal ng mukha mong animal ka. Sino ka man? Huwag ganun. Huwag mong babuyin ng gobyerno natin. Binababuy mo eh. Ababuy mo ha. Huwag ganun. Eh kasi... Parang si TP ang nakita kong binabanatan ni... Ano? Ni Banat ba yan? Si TP. Alam na. Alam na this. Alam mo, sa totoo lang, buti talaga tinanggihan siya eh. Isipin mo pag... Dahil si TP, ang tinitira niya si Vic Rodriguez dati. Ayan, yung sinasabi niya na... Si, dahil nga, si Vic Rodriguez ang tumanggi naman sa kanya. Dahil nga, hindi nakaano, hindi, wala naman siyang civil service eligibility. Kasi, kung magtatrabaho ka sa gobyerno, alam ko, kailangan mo ng civil service eligibility at nakapagtapos. Kaya siguro, ngayon ay nag-aaral na para makapagtapos. Yun po yun. Para makapasok sa gobyerno. Yun. Baka sakali, pagka ilang taon pa, dalawang taon, matapos na siguro siya, dalawa, tatlong taon, no, meron pa rin yung BBM government, may papasok pa rin siguro. Ayun ang aking opinion dyan. Banat bay! Pag yan hindi tinanggihan, talagang magiging ano yan? Liability sa gobyerno yan. Kababoy nito. Binababoy mo yung standard ng gobyerno. Of... the price from 30,000 to 58,000. That discretion also led to 30,000 teachers without any laptops. So ganun po ka-powerful yung discretion ni Engineer Amir. Nasa pagdinig din si former DepEd Secretary Leonor Briones. Sabi niya, bagamat siya ang pumirma sa Memorandum of Agreement ng DepEd at PSDBM, pinaubaya na raw niya sa ibang opisyal ng DepEd ang pagtutok sa procurement. Sa gitna ng hearing, dinala si Briones sa Senate Clinic para i-monitor ang kalusugan nito matapos tumaas ang kanyang sugar. Buhay ang usapin kung dapat na bang alisin ang PSDBM na ilang beses na ring nadawit sa kontrobersya. Breeding ground ang PSDBM ng inefficiency, negligence of duties at graft and corruption. I have supported the calls to abolish PSDBM, but we should not forget the wrongdoings of the past. All those responsible for those irregularities should be held administratively and criminally liable. Wala pang pahayag dito ang PSDBM. Dumalo online si former PSDBM Executive Director Attorney Lloyd Christopher Lau. Ayon kay Lau, hindi siya kasama sa bidding ng DepEd laptops, pero sabi ni Tolentino, may mga dokumentong pirmado ni Lau noong unang bahagi ng proyekto. Ayon pa kay Tolentino, sumulat si Lau para humingi ng certification na ma-lift ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya kaugnay na investigasyon noon sa formerly controversy. Pero kukonsultahin daw muna ni Tolentino ang kanyang mga kasamahan sa komite.
Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Alam mo, ito ha, yung kasi yung procurement part ng DBM, yung sinasabi nilang tanggalin kasi dahil nga 'di ba, naalala niyo noon yung panahon ng yung pag-procure ng mga face shield, blah blah blah, nadamay na yan, di ba? Yung parte ng DBM, sa loob ng DBM yan eh. Ibig sabihin, kasama yan ng DBM. Tapos, ang sinasabi nila, nagiging ano daw yan, parang dahilan para nagkakaroon ng corruption or whatsoever. Ang kabilang side naman ng argument na yon, ang sinasabi kasi, merong mga ahensya ng ayun, nagkaroon tayo ng patalastas naman. ...ng gobyerno na walang procurement office. Naintindihan natin? Halimbawa, yung may mga, hindi ko sure kung ano yung mga yun, ha, ano mga departamento yun, na walang procurement office. Ibig sabihin, wala silang tao na aasikaso, wala silang ano, at kailangan nila ng mga gamit at kailangan nila na may mga i-procure na mga material, di ba ho? Kaya ipinapasa yan sa DBM. So sa akin, yung punto na basta mo lang bubuwagin yung DBM, it's just because nagkaroon ng konting alingasngas. Parang mali naman ho ata. Ang pwede siguro gawan ng magandang batas na pag meron naman ng isang ahensya ng procurement office, yung isang ahensya may kakayanan na mag-procure, wag nang ipapasa dito sa PSDBM nito, di ba? Pero kung wala talagang kakayanan ng isang ahensya ng gobyerno o isang departamento at pero kailangan mag-procure, that's the time papasok ngayon yan. Tapos maggawa na lang sila ng mga parang siguro guidelines para hindi, kasi parang ang nangyayari, parang panglabas lang yung hindi, nasangkot yan, so tanggalin yan. Eh ito punto ko, pag tinanggal mo ba yun, kunwari may corruption doon sa procurement na yun, anong kasiguruhan mo na yung procurement nitong departamento na ito ay walang corrupt? Di ba? Parang para lang masabing tinanggal mo yun kasi nagkaroon ng corruption yun, pangit. Hindi yun ang solusyon. Dapat ang solusyon, gawan nyo ng guide kung paano ba hindi magkakaroon ng corruption. Di ba? Pagtibayin nyo yung mga batas, mga polisiya, para hindi siya papapasukan ng corruption. Di ba? Wag lang yung basta-basta. Kasi remember, sabi nga ni Amy, although ngayon parang tutol na rin ata siya doon. Sabi nga ni Amy, that was created by my father, sabi niya. Yung si Ferdinand Marcos Sr. daw nag-create nung opisina na yon. Kasi nga, there's a reason why kin-create yun. There are department without, alam mo yun, walang kakayanan na mag-procure. Eh, ang dami. Kailangan lahat dumaan sa bidding eh. Eh, tanggalin kaya yung bidding. Yun lang. Alright guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carinuel TV. Next vlog ang ating shoutout mga guys, dahil mahaba na ang ating video, nasa 32 minutes na, kaya ako'y magbabalik.